Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa 2022 Sinkfield Cup at nasa round number 8 na po tayo. So ito, very critical na yung mga games dito at ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So kay Super Grandmaster Alireza Firuja. So actually ito pong game na ito is for the lead na po ito kasi si Wesley lamang ng half point kay Firuja. So kung sinong mananalo dito, syempre siya po ilalamang sa tournament. So kung si Wesley mananalo, malaki na ang chance niya maging champion. On the other hand naman, si Alireza Firuja must win situation para maka-overtake kay Wesley. So ito po, very critical game. Tingnan po natin ano ang nangyari. White si Firuja and black si Wesley. Ito nag-start with e4. Ayan, so nag-e5 si Wesley, knight f3, knight c6, and bishop c4. So Italian game po yung linya na pinasok ni Firuja. So syempre, pagka pumasok siya doon sa bishop b5, ito yung Berlin, mauuwi sa tabla agad. Memorize na ho ni Wesley bawat linya dito. So maganda, Italian lang. So bishop c4, bishop c5, d3, knight f6, castling, and ngayon nag d6. Ayan. So medyo naglag yung PC, wait lang. Ayan, so d6, c3, and castling. So ito po mainline lang ng Italian game. So h3, pasingaw lang muna para walang bishop g4. So h6, rook e1, and a6. So pagka a6, nag a4 dito, and actually, kung bubuksan nyo ho ang openings book, tingnan natin yung openings book, ang main line sa ganitong variation is bishop a7. So kadalasan dyan, nilalaro ko rin kasi ito as black, bishop a7, itatago mo lang itong bishop. At ang idea naman ng white is queenside expansion. So mag-b4, minsan naging a5, talagang iniipit itong queenside. Pero on the other hand naman, very solid yung posisyon ng itim, no? So knight e7, ayan ang main line dyan. Pero ang ginawa ni Wesley, no? Medyo kakaiba eh. Kaka a6 lang niya, ayan, a6, pagka a4, saka siya nag a5. Pero linya pa rin naman, siguro ito mga next level na ano lang to, ideas. Actually, hindi ko masyado alam yung ganyan. Ang alam ko lang, pwede kang either mag A6 or mag A5 kagad. Ngayon ko lang ho nakita itong ganitong idea na A6 muna, pagka A6, tapos nag A4, saka lang mag A5. So yan po, next level idea ni Wesley So. So yan, so close natin ang openings book, patuloy natin ang laban. So A4, A5, knight BD2, bishop E6, B3, rook E8, and ngayon, nag-bishop B2 eh. And so, bishop B2, parang ito ang sa tingin kong unang positional error po ni Firuja. So, bakit? Kasi ang idea dito, dapat ang bishop nandito sa diagonal na yan. So, very important po yan, yung bishop dyan. Kasi unang-una, pag umatras itong knight, pwedeng panlaban yan sa bishop sa C5. Pangalawa, yung bishop sa C1, nakatutok dapat sa F4 square. Kasi pag yan hindi mo tinutukan, mamaya baka magkaroon ng mga opportunities ang black, magkaroon ng knight dito sa F4. Ayan, so nag D5, bishop B5. Medyo naglalag yung PC natin. Ayan, so D takes E4. D takes E4. Ayan na, question mark. Knight H5. Kita ka agad ni Wesley. At ito pong knight sa F4, napakalakas po niyan. Lalo na since wala na yung bishop sa sa C1, no? Nasa B2 na. Kasi kung imagine niyo, no? Kunyari, nandito na yung knight. Hindi po yan pwedeng paalisin ng pawn. Kasi meron pawn sa H3, nakatutok yung mga pyesa dyan. So kunyari, mag-waste tayo ng tempo. Pag tumalon yan dyan, ang lakas na hunong knight, o may outpost dito, siguro kailangan mo umatras ulit para ma-atake yan. Hindi mo mapaalis kasi makakain yung H3. Yan ho, palagi ho nangyayari yan
dito sa ganitong posisyon, no? So nag knight c4 dito. And may threat dito si Firuja, threat yung pawn sa e5. Yan po hindi pinansin ni Wesley. Queen f6 lang. Diretso na sa atake kasi malakas na yung pagpasok ng knight dito sa f4. Eh. Ayan, tapos may mga queen g6 idea, nakapin, threatening checkmate, nakapin yung pawn, may kain dito. So maraming mga opportunities to attack ang itim, si Wesley. So kumain, inain yung pawn, and then bishop takes h3. At actually, nung pinapanood ko po ito kagabi ng live, sabi ko, nako, lamang na si Wesley dito, mananalo na. Kasi ano eh, malaki na yung lamang, oh, yung engine evaluation, malaki na in favor of black. Tapos yung mga pyesa, paparating na may knight f4, may bishop dito, may mga queen g6 ideas. Tapos, once again, itong bad bishop, hindi malabanan yung bishop dito sa c5. Alakas, oh. May pressure papuntang king. Kailangan, nandyan talaga yan eh. Kaso ngayon, for example pala muna, pagka kumain sa h3, pagka kumain ganyan, may rook takes e5 kasi. Patay ka agad. May mga ideas na check, may ideas dito, may knight f4, and yung bishop nakatutok. So, for example, kumain, mate. Ayan. Ayan ang mangyayari dyan. Kaso nag-knight d3, at actually dito yung bandang natulog na ako eh. Kasi ang start po nung laruan nila, 2 a.m. No? So pag tinapos mo yung laro, talagang puyat-puyat ka naman. Kasi syempre, long game. Dito na nagsimula magkamali si Wesley. Nag-queen g6. So ito po yung inaccuracy. Makikita natin lumiit yung kalamangan. So dapat ang tira, rook a, d8. Pin lang. So, develop lang nung rook, tapos may pin sa knight. Tapos marami ho kasing mga ideas na pwedeng gawin, no, yung black, no? So, for example, kainin ito. Merong knight f4, pin itong knight, no, nakapin sa queen, tapos threatening checkmate pa. So, queen g6, queen g2, checkmate na ho yan. O kapag naman, for example, iniwas mo yung queen sa pin, may sacrifice. Ganyan, no? kain, papasok na naman yung knight sa f4, tuhog po lahat ng mga pyesa. So, pagkakain, of course, fork. So, ayan, patay na talaga dito kung naitira ito, eh, no? Pagka naman nag c4, so, inatake itong queen, queen g6 lang, threatening checkmate, papasok na naman yung knight, game over. Ayan, so, ang only move is knight d4 para tumagal-tagal pa talagang babarahan yung mga pyesa. Kaso may queen g6, pagka queen f3, depensa sa checkmate, bishop g4, ang gagawin is queen e3. Excuse me. Medyo naglalag yung PC natin. Konting antay lang, guys. Ayan. Queen e3, and then bishop b6. Ayan. Game over na ho dyan. Makikita nyo yung mga pyesa, puro pin na ho. And ang malakas na threat is c4, c5, then c4. Ayan. So, pagka c4, c5, ma-open yung knight. Pakita lang natin, no? C5, pagka-atras nitong knight, pwede mag-c4, huli ang mga pyesa. Ayan, kaso nga, anong nangyari? Nag-queen g6, so trinete ng checkmate. Nangyari, na-exchange yung malalakas na bishop, ano? Knight h4, queen g5, Knight h4, queen g5, pag queen g5, first threat itong knight, kinapture ito, capture, and nawala ho yung mga bishop. Yung bishop na malalakas na walang kalaban, sayang na, lalo na itong bishop sa c5, wala kasing kalaban yan eh, nakatutok sa king. So dito, ang last chance ni Wesley, kailangan mag-rook e5. Yan, para yung rook threat ng ganyan. Siguro ang kinaayawan ni Wesley, ang nakita ko dito, baka mag-bishop c1 kasi. Ito yung ayaw ni Wesley. Oh. Pagkakain, makukulong itong rook sa c5 eh. Pero okay lang ho daw yan kasi may perpetual check. Ayan. So parang kailangan ng itabla ni Wesley yung laro. Yan.
So pagka bumalik dyan, syempre, perpetual, pagka nagpilit, baka matalo pa. Kasi mamamate. Ayan, may threat sa D3, checkmate, no? Pag umatras yung queen, check, checkmate. Ayan ho ang best chance ni Wesley yung rook E5. Kaso kasi, pinag-interesan yung knight, no? Finork. So binawi yung pyesa, pa queen G4, queen C5, pagka C4, biglang nagkabaliktad yung imbis na yung itim ang umaatake, nabuhay yung malakas na bishop sa B2. So biglang nag-turn around pa. Inaatake pa ngayon si Wesley. And dito kailangan precise na ang mga tira ni Wesley. Ang gagawin daw is queen G5. Yan ang kailangan. Para mawala na yung queen, hindi na maka-checkmate. Kaso ang kinaayawan ata dyan ni Wesley is meron kasi very weak na pawn structure sa queen side, no? At pwedeng atakihin yan, bishop c3, maatake ng ganito. Yan, kaya anong nangyari? Hindi na queen g5, nag rook b8. At pagka rook b8, nabomba pa ngayon yung itim. So pagka e5, nakulong po itong knight. Ayun, nakulong. Wala mapunta, hindi maka-atras eh. Nawala yung depensa, hinarangan ng pawn. At ito na po ang last chance ni Wesley. Kailangan daw mag-rook b3, kaso hindi ho yan na nangyari, no? So pagka rook b3, papakita ko lang ang possible line na pwede mangyari. So rook b3, wait natin ng konti, ang PC natin naglalag. Yan, rook b3, bishop d4, queen c4, bishop e3. So ito po lahat force, no? Pagka capture, 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 and then rook b4. So kung makikita nyo, one piece down ang itim, pero ang kapalit nyo niyan, apat na pawn. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung white, tatlo lang, pero ito makakain din. So apat na pawn para sa one piece, pero of course, at kung titingnan natin ang engine evaluation, lamang ang puti. Ayan, siguro ganyan. Kasi makakain din nata ito. Itong dalawa, papipilahan yan eh. No? So, ibalik ko natin. Pero yan na ho ang best chance. Kasi at least marami kang pawn na kapalit. Kasi nung dinipensa ni Wesley with G6, wala na na combo. Inabot ho ng combo. So, bishop E3, inatake yung queen, force umatras, and then E6. Biglang sumabog yung king side ng itim. And of course, yung bishop, napakalakas. No, pwede pang bumalik yan dyan. Tapos, pre-pressure ulit sa king. So, pagka C5, combo na ho eh. Dire-diretso na yung nangyari dito eh. C5, kumain eh. Wait lang ah. Medyo naglag yung PC natin. C5, capture. Ayan, capture. Queen D7, check. So, kailangan, protektahan to. Hindi maka-atras na malayo. Mabibitin yung rook. So, king F8, and then queen D5. Ayun ang finishing blow kasi hindi na ho mapigil yung pagdating ng bishop. At once dumating yung bishop, open-open na ho yung mga linya papunta sa king. So, na king G7, bishop C5. Ayan, bishop C5, knight F6. And then dito, kinapture na lang. Sinimplihan na eh. Dinala na sa endgame. And rook E8. Dito resign pa si Wesley. So grabe ho yung turnaround, no? From winning position, nung natulog ako, talaga lamang na eh. Nung pagkagising ko, gulat ako, talo pa si Wesley. So of course dito, nag-resign na po. Kasi pagka kumain ka, sisimplihan na lang, kakainin na lang to. Pagkagalaw nung knight, kain na naman to. And then dami na ho talaga lamang. Pagka hinarang mo ganyan, pwede na kainin yan eh. By A5, may dalawang pass pawn sa queenside. So, ayan po ang kalungkutan na nangyari sa game ni Wesley. Talaga si Firuja, napapansin ko, pag maguluhan, parang lumalakas. Yan ang special power niya. Pagka magulo yung laro. Yung dito, ang gulo kasi eh. Talaga marami ho yung mga bitin-bitin na pyesa. On the other hand naman, pag si Wesley, binigyan mo ng endgame na simple tas lamang ng konti, talagang pipit-pitin ka. Yan naman, nagkaano ho yung ano eh,
yung strengths nila ng kalaban ay napunta sa magulong portion, kaya umadvantage kay Firuja. Ayan. So kung makikita mo natin ang standings ngayon going to the last round, number 1 po si Fabiano Caruana with 4.5, unfortunately 8 games na po siya. So ang kalaban niya bukas ay si Magnus Carlsen. So wala na ho, hindi na ho dadagdag yung score niya. Ang leading ngayon si Firuja at saka si Nepo with 4.5, tapos si Wesley at 4 points. So si Niman 3 out of 7. So medyo natalo na naman kasi siya, siguro i-analyze ko rin 'yan mamaya ho. Abangan niyo ho 'yan. Ayan. So yan po ang ating game for the day. Unfortunately, natalo si Wesley, pero meron pa naman siyang chance bukas. So white siya bukas. Tingnan ho natin kung makaka-recover siya, kung mahahabol niya yung dalawang leading, si Firuja at saka si Nepo. Ayan. So kalungkutan kung nanalo sana si Wesley, 5 siya oh. Solo lead sana. So ganyan talaga ang chess, minsan nanalo, minsan natalo, at yan po ang ating video for today. So hopefully na-enjoy nyo po ito, at ako na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.